Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinuha ni Joy ang buto ng talahib sa kamay ni Frandel. Hindi natutupad ang manghiling, kahit na ang pinakasimple. Believe me, I've been there. But wanting to change is a different story. Nilingon niya si Frandel. Lumapit ka, aniya kay Frandel. Sa bilang ng tatlo, sabay nating hipan ang binhing ito. Ipinikit ni Joy ang mga mata at nasa aktong hihipan na ang buto ng talahib. Isa. Sandaling tinitigan ni Frandel si Joy. Bakit ba hindi niya nakita si Joy noon? Well, kaklase niya siya. Siyempre nakita niya siya. Pero bakit hindi niya nakita ang nakikita niya ngayon kay Joy? Ang paraan ng paglapat ng kanyang buhok sa kanyang muka. Ang kanyang ngiti. Lahat. Dalawa. Ang pagkakita sa kamanghamanghang nilalang na ito sa kanyang harapan ay nagnanais na maghangad ng higit pa sa pagbabago ng kanyang buhay. Pakiramdam niya ay unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit siya. Ano itong pakiramdam ko? In the pit of my stomach. Smelling her addictive scent. What's that? Raspberry? Tatlo. Naramdaman niya ang hininga nito. Smells like babies. Kung kailangan kong maramdaman muli ang mabangong buhok niya, isang halik mula sa kanya at isang dampi ng kamay niya, then dying is not that bad after all. Tumilat si Joy. Bahagya siyang napaatras nang magtama ang mga mata nila ni Frandel. Pakiramdam niya ay na-invade na muli ni Frandel ang puso niya sa mga tingin nito. Pakiramdam niya ay nabasa na nito ang lahat-lahat ng nilalaman ng puso at pagkatao niya. Bakit ba siya tinititigan nito? At bakit hindi yata siya makagalaw? Bakit hindi niya makontra ang mga tingin sa kanya nito? Wala siyang contingency plan sa ganitong mga eksena. Agad siyang napalunok nang maramdamang lumalapit ang mukha ni Frandel sa kanya. Mag-isip ka, Joy. Hindi niya nagugustuhan ang idinudulot nito sa sistema niya. Ramdam niyang hininga nito sa dulo ng ilong niya. And it's so mabango. Jeez, ang corny ko. Nahipnotismo na yata siya sa mga tingin ni Frandel. Hindi niya magawang iangat ang mga kamay at itulak ito palayo. Magkaka-claustrophobia na yata siya sa sobrang lapit nito sa kanya. Hindi naman siya walang muwang sa mga gwapong lalaki. Hindi na niya mabilang sa mga kamay ang mga lalaking nagpalipadhangin at direktang nagpakita ng paghanga sa kanya. Ngunit hindi niya maikumpara ang mga iyon kay Frandel. Bigla siyang nakaramdam ng panghihinayang nang maaalalang mamatay na ito. Mababawasan ang gwapong lalaki sa mundo. Napakurap siya nang umangat ang isang kamay ni Frandel. Napapikit siya at bahagyang napaatras. Hahalikan ba siya ni Frandel? Naramdaman niya ang kamay ni Frandel na dumampi sa kanyang mga labi. Napasinghap siya. Hindi ito maganda. O ito ba? Naririnig na niya ang sariling pintig ng puso niya. At habang tumatagal at palapit ng palapit si Frandel sa kanya, ay palakas iyon ng palakas. Kahit nakapikit siya, ay nakikita niya sa isip niya ang mukha ni Frandel na ilang pulgada na lang ang lapit sa kanya. Nararamdaman niya ang paghinga nito. Hindi magkakatotoo ang wish mo. Agad na tumilat si Joy nang marinig ang tinig ni Frandel. Kumunot ang noon niya nang maramdamang may kinuha ito sa mga labi niya. Nakadikit pa ang buto sa labi mo? Natatawang bulalas nito. Napatawa si Frandel na parabang ito ang pinaka nakakatawang bagay sa balat ng lupa. Napaismid siya. Napahawak siya sa kanyang mga labi. Pasukan sana ng maraming buto ng talahib yung bibig mo. Lalong lumakas ang tawa ni Frandel na lalong ikinainis niya. Nilingon niya ang ilang mga buto ng talahib na tila mga paru-paro na lumilipad. Isang malademonyong ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Nilingon niyang muli si Frandel na ngayon ay pahupa na ang pagtawa. Humalukip-kip at ngumiti si Joy. Bakit? Tanong ni Frandel na nakahawak sa tiyan. Nilingon ni Joy ang mga cashpool. Nakikita mo ang mga iyon? Tumango si Frandel. Good. Gusto ko na ikuha mo ako ng 10 mga buto ng talahib. Ang gusto ko ay yung mga lumilipad ha. Huhulihin mo. Ilang segundong hindi nakapagsalita si Frandel at tumitig sa kanya na parabang isang malaking joke ang sinabi niya. Ngumisi si Joy sa kanya. Hindi ako nagbibiro, Frandel de Torres. Go! Yan ang...
Wish ko. Seryoso? Absolutely. Wala ka bang naiisip na mas makabuluhang wish yung isang uri ng pagnanais na makakapagbabago sa iyong buhay? Namaywang si Joy. Mahal kong aking buhay sa ganitong paraan. Hindi ko nararamdaman na baguhin ko ang buhay ko. Nilingon niya ang mga nagliliparang cash pool. Hindi ba maganda ang maliliit na bagay na iyon? Itinaas niya ang isang kamay at ngumiti ng malademonyo. Muli, dumaing si Frandel. Sige. Abot tayo nga ang ngiti ni Joy habang naglalakad sila pabalik sa bahay niya. Parang nag-e-enjoy siya sa pagiging master. Mamayang gabi ay ililista niya lahat ng mga ipinapagawa niya rito at titiyakin niyang sulit na sulit iyon. Itinapat niyang isang buto ng talahib sa bibig at hinipan. Magkaroon sana ako ng maraming wish. Tuwang-tuwa ka na sa sarili mo niyan, sabi ni Frandel. Umismid siya. Huminto siya sa paghakbang at humarap kay Frandel. Inilahad niyang isang palad na naglalaman ng siyam na cash pool. Tiningnan niya si Frandel at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Alam mo, tama ka. Kumunot ang noon ni Frandel. Saan? Dito. Aniya sabay turo sa mga cash pool. Simbolo talaga ng pagbabago ang cash pool. At pagkatapos ay hinipan niya ang mga iyon patungo sa mukha ni Frandel at dumikit iyon sa mukha nito. Tingnan mo. Aniya at agad na naglalakad palayo rito habang tumatawa na tila wala ng bukas. Napahinto siya sa paglalakad nang mapansin ang kotse na nakaparada sa tapat ng bahay nila. Kay Joseph ba yun? Ang aga ng boyfriend mo ah. Natatawang wika ni Frandel. Hindi ko siya boyfriend. She snapped. Ang showbiz? Nagmadali siyang naglakad at iniwan si Frandel. Nagsisimula na namang mang-asar ito. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa bahay nila at nakita niya si Joseph sa salas at kausap ang daddy niya. Agad na tumayo si Joseph nang makita siyang pumasok sa loob. Hi Joy! Hi Joseph! Hi Dad! Nakita niya ang kakaibang ngiti ng daddy niya sa kanya. Makahulugan, hindi niya iyon pinansin. Tumayo si Mr. Valentin. Joy, ito palang si Joseph ay pamangkin ng matalik kong kaibigan. Talaga? Si Major General Darag, Dad? Tumango ang daddy niya. Nakwento niya lang ang tiyuhin niya sa akin na siyang nag-insist na si Frandel ang maging bodyguard. Wow! Small world! Natatandaan mo pa ba yung kwento ko tungkol sa isang lalaking sumalo ng bala na dapat sanay sa akin tatama? Agad siyang tumayo. Bata pa siya noon. Ang alam niya ay binata pa rin ang daddy niya nang mangyari iyon. Si Major General Darag ang nagligtas sa daddy niya noong mga panahong nagkakagulo sa opisina kung saan nagtatrabaho ang daddy niya bilang assistant. Utang namin sa tito mo ang buhay ni daddy. Ani Joy kay Joseph. Well, at least may pagkakapareho tayo. Nakangiting wika ni Joseph. Iha, bakit hindi mo sinabing si Joseph pala ay naging boyfriend mo? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Joy sa ama at kay Joseph. Sorry dad, Aniya. Nag-break kami actually. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng daddy niya. Sa wakas, dalaga ng anak ko, tumatanggap na ng manliligaw. Anito na para bang hindi narinig ang huling sinabi niya. She rolled her eyes. I have dozens, dad. Sa London, Tokyo, Italy, name it. Humalakak ang kanyang ama. Alam ko, natutuwa lang ako at mahusay kang pumili. Si Joseph ay isang napakagalang na tao. Bagay na bagay kayo. Salamat po, sir. Ani Joseph. So, kailan niyo balak magpakasal? Kasal? Sabay-sabay na lumingon ang tatlo sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo si Frandel sa may pintuan. Excuse me, sabi ni Joy. Ano naman ang ginagawa mo rito? Nangangapit bahay. Bawal? Tugon ni Frandel at tumuloy sa loob. Magandang hapon, sir. Ang aga mo namang mamanhikan, Joseph. Tuloy ka, Frandel. Wika ni Mr. Valentin. Tingnan mo nga naman, ang lalaki na ninyo. Inakbayin nito si Frandel. Ikaw ang magiging perpektong best man. Right, Joseph? Dad! Sir? Magkasabay na wika ni Frandel and Joy. Hindi malaman ni Joy kung paano aawatin ang ama. Hindi pa niya nakitang ganito kasaya ang kanyang ama. Parang sa loob ng mga panahong nakakausap niya ito sa Skype, ay palagi na lang malungkot ang mga tinig dito. Parang biglang umaliwalas ang mukha nito at nagkaroon ng buhay ang mga tinig. Sir, hindi pa namin napapag-usapan iyon. Si Joseph na ngayon layang yata nakuhang magsalita.
Di ba, Joy? Agad na tumango si Joy. Dad, wag mo naman kaming madaliin. Saka, hindi mo ba ako narinig na nag-break na kami? Hindi ba pwedeng magbalikan? Katwira ng daddy niya. Saka mukhang bala ka ulit ligawan ni Joseph. Dati naman na kayo magkakilala. Isa pa, kilala ko ang tsuhi ni Joseph, kaya alam kong mabuting tao si Joseph. Tumingin ito kay Frandel. Hindi na usong mahabang ligawan ngayon, di ba, Frandel? Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Frandel at pagkatapos ay ngumiti. Hindi kasi ako nanliligaw. I always skip that boring part. Pinanlakihan ni Joy ng mga mata si Frandel. Naiinis siya kasi ginagatungan nito ang ama. Pero Dad, hindi na ako makapaghintay na makita kang ikinakasal-iha. Mukhang kailangan kong tawagan ang tsuhin mo, Joseph. Ani Mr. Valentin at nagmamadaling tinungong itaas ang bahay. I'm sorry, Joy, kung nabibigla ka. Wika ni Joseph. Hindi ko na sana binanggit sa daddy mo na balak ulit kitang ligawan. Napahawak si Joy sa noo. Hindi mo kasalanan si Joseph. Si Dad, he seemed so happy, sabi ni Frandel. Napatingin sa kanya si Joy. Kailan pa natutong dugtungan ni Frandel ang mga naiisip niya? Yeah. Gawin mo kung ano nagpapasaya sa kanya. Ano lang naman ang magpakasal kayo ni Joseph? Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Malalaki naman na kayo. Bakit ba nangangialam ka? Agad na bumangon ang inis niya kay Frandel. Kanina ka pa ha? Umuwi ka na nga sa inyo? Binigyan siya ni Frandel ng isang hindi magandang ngiti. Ako kaya ang best man, kaya may malaking pakialam ako. Get lost? No, unless you wish for it. Joy, pwede ba tayo mag-usap saglit? Ani Joseph na nagpalingon sa kanilang dalawa. Nilingon ni Joy si Frandel. I wish. Gusto niyang hilingin na awatin ito ang daddy niya. Gusto niyang hilingin na pigilin ni Frandel na huwag muna silang magpakasal. Pero nakita niya kung paano kumikinang ang mga mata ng kanyang tatay. Parang naluluha pa ito nang malamang naging magkasintahan sila ni Joseph. At tila baliwala rito na break sila. Napakahalaga noon na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Sa loob ng maraming panahon, ngayon lang nakitang masaya ang daddy niya. Napabuntong hininga si Joy. Umuwi ka muna, Frandel. Opo, Master. Agad na sagot ni Frandel. Nang makarating ito sa may pinto, ay lumingon muli sa kanila. Ako ang best man. Bawal ng palitan iyon. Anito at ngumiti. Ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. For a moment, she saw something in his eyes. Ito ba'y kalungkutan? Pananabik? O sakit? Napakurap siya ng ilang beses para alamin ang kanyang emosyon. Bago pa siya makapagsalita, ay lumabas na si Frandel. Nakakaawa naman si Frandel, mga kafelisidad. Nararamdaman ko na may gusto siya kay Joy, pero hindi niya maiparamdam dahil alam niya na bandang huli na parehas lang silang luluha dahil darating ang oras na iiwanan niya ang babae. Hi, bakit kasi ayaw ulit magpa-check up? Baka naman nagkakamali ang doktor. Hi, mga kafelisidad. Abangan!